What's up guys? Welcome back sa akin channel. So for this day's video, papakita ko ngayon kung paano yung short fender ng Sniper 150 ko ay i-convert natin pabalik. So mostly kasi nakikita natin sa YouTube pag nag-search tayo is kung paano siya fake in katulad nito. So ngayon, ang gagawin ko ngayon is babalik nyo sa dati. Bakit? Unang-una kasi lalong siyang nadumihan or rather nadumihan yung aking top box. Yung aking box. So I decided na ibalik na lang to sa kanyang stock position or yung kung paano natin siya binili yung ating Sniper 150, ganung itsura din yung Fender, no. So tara, samahan niyo ako. At ayun na nga guys, no. So natanggal ko na yung aking plaka, yung temporary plate pala dahil wala pa talaga ang plaka, no. So shout out sa LTO, kailan pa rin magkaka-plaka. So ayun, una natin natanggalin is this side, no. So kailangan natin ng Allen wrench. So yan. Dahil ito yung pinaka base nung ating rear fender nung ito ay i-convert natin sa shorter version. Yan. So ito yung pinaka base. So pinapakita ko to guys para magka-idea rin kayo at the same time kung ano yung mga tinatanggal. Or rather, yung mga kailangan yung kailangan yung pang gawin kung nag-decide kayo na yung inyong long fender ng Sniper 150 ay i-convert to short. Although marami naman kayong makikita ng vlog na makikita nyo doon kung paano i-convert yung long fender nyo to short. So ayan, medyo maigpit lang ito ang ating pagkakasuro, no, syempre. A few moments later. So hey guys, tanggalan natin yung ating plate holder. Temporary plate holder o plate holder, yan. So ngayon, yan, screw naman natin tong tail light at plate light. No? Wait, mali pala nakuha kong screw. Para na sa ganon, hindi na natin siya masyadong masira, no? Although optional naman to guys kung gusto nyo ikabit o hindi. Luluwagan lang natin guys, di pa natin tatanggalin. So yeah, so medyo maluwag na, no. Next yung gagawin natin after natin maluwagan to is ditiretso na tayo dito sa dalawang Allen screw na to guys, no, para makuha natin yung ating plate light. So ayan. So ito yung wire ng ating plate light. So pasensya na guys at madumi, underbone kasi. So ayan. Yan, screw na natin 'to. Actually guys, apat 'to eh. Dalawa dito, meron din sa ilalim. So unscrew lang natin 'no. Then, sa ilalim naman. So, yan, yan. Ito yan, yan. Ito, tsaka yung sa kabila. So, unscrew din natin yan. So, after natin matanggal yung apat na Allen screw dito guys, ang next na gagawin natin para lumuwag tong ating dalawang pairings na to. Actually ito lang tong side na to eh, kasi nandito lang naman yung screw ay yung wire ng plate light natin. Siguro yung side na lang na to sa kabila ang natanggalan natin, no. So rivet lang naman siya, hindi naman siya actually screw. So kung dito screw, dun rivet. Ayun na guys, no? So, natanggal natin yung dalawang rivet. Yan, tsaka yan. Pwede na natin tanggalin yung ating plate light, yung wire, no? So, ito lang sa loob. So, dahan-dahan nandito. And then, makikita nyo itong wire na to. Yan. Ito yung wire. Ayan yung plate light, no? So, nakapasok siya sa ilalim. So, ayan siya yung connection. Ito. So, tatanggalin lang natin yan.
Make sure dahan-dahan niyo guys, kasi once na nahigit niyo to, yung plate light, possibility na malustrate na siya, no? So hindi na siya gumana. Yan. So wala naman damage, no. Yan. After nang tanggalin, so pupunta ulit tayo sa ilalim para matanggal na yung main na rear fender, no. So ito na guys, so nilipat na tayo dito sa ilalim. Sa pinakailalim, natanggalin natin yung apat na screw. So ang sukat na is 10mm. So kung meron kayong socket wrench, pwede rin, o pwede L wrench, or pwede rin T wrench. Basta fit siya sa 10mm. So yan, lulus lang natin yan. So kung halimbawa man guys, na kinakalawang na yung inyong bolt o yung inyong screw, so kailangan natin gumamit ng parang lubricant, no, para hindi naman magano ma-damage yung ating bolt, dahil baka to ay mabilog, no. Kailangan natin WD-40, no, konti lang naman para ma-ensure na yan, para ma-ensure na lubricated lang yung ating mga kinakalawang na screw. So lulugin nyo lang yan guys. Okay, so ito yun, oh. See, so parang bolt lang pala siya. Hindi siya actually bolt, eh, parang cup lang. Yan, no. Kinakalaong na guys. One eternity later. So ayun na guys, oh, tanggalin na natin yung ating short rear fender. So dahan-dahan lang natin tanggalin yung ating plate light para hindi ma-damage, kasi ito yung pinakamahal na part sa ating rear, no? So check muna natin kung may nabunot ba o ano. So wala naman, pwede pa yan. So ayan guys, oh. So kung napanood nyo naman sa ibang vlogger, no, kung paano mag magpa-clean ng rear fender, so meron lang silang pinutol dito, no? Ito yung ating kakabili lang sa kasa, o rather kakabili lang straight from the kasa na rear fender. Napapakita ko sa inyo kung ano lang ang pinuputol. So ayan, makikita nyo naman guys, diba? So ito lang yung kanilang pinuputol, no? So ganun lang kadali. So ngayon, babalik natin siya ulit para maging long fender na ulit yung ating fender. So yan, bumili na rin ako rivet. So dalawang piraso, no? So ba't dalawang piraso? So this one and this one, so magkabilaan siya. Yeah. So igakabit lang natin yung rivet. So, kung magtatanong kayo kung magkano yung rivet sa kasa, no? 20 pesos each. So, mahal. Para sa ganito kaliit na, ano. So, madali lang naman ang pagkabit ng rivet. Tutulak mo lang ng ganyan. So, okay na. Para hindi din masyadong magalaw, no? Yeah. So, 20 pesos each ang rivet sa kasa. Yan. Okay. So since okay na siya guys, next na gakabit naman natin is yung bracket naman para dito sa mismong mud guard, no? So ito yon. So di ba na nilinis? Stack lang. Yan. So bago natin siya makabit, ilulusin ko ulit yung screw ng plate light. Dahil since na-rivet na rin naman natin siya, no? So ayan guys, no? So na-screw na natin. So kung makikita nyo, ayan, na-screw natin yung ating plate light. Next, ang gagawin natin is screw naman sa part na ito. So yung mga nag-convert dyan, huwag na huwag itatapon yung screw para dito, no?
Pwede rin naman, palitan niya ng mas maganda, pero mas maganda kasi yung stock, so ito yan. Ayan. Yung apat, no? So, syempre, papantayin lang muna natin yung ating, ating Fender, no? Para hindi na masyadong baliko. Yan. After natin na lang, pwede natin siya i-screw. Meanwhile. So, ayan guys, no, na naikabit na natin yung dalawang bracket, so kasama yung plate light. Ayan. So naayos na rin natin yung wiring, so yan, no, naibalik natin sa dati niyang itsura, long Fender ulit. So ganun lang kadali guys, magbalik from short Fender to long Fender. So ngayon babalik na natin siya ulit dito sa ilalim. So tara, pabalik, ganoon lang din guys. Unahin muna natin itong itong wire kapag ito loob. So ito yung wire, yeah. And then meron naman tayong guys, so mababalik natin siya. Yan. So yan, tabit na natin yung mga kailangan natin yung screw nila. So yan, so kailangan natin ng 10mm ulit. At ayun na guys, tapos natin siya ikabit. Babalik na lang natin yung ating plate light, no? Kakabit na lang natin siya ulit. So ganun lang ang pag babalik from short Fender to long Fender. So ayan, palulusutin lang natin din ulit. Yan. So make sure lang yung ito lang mapadami lang yung wire. And then pagka mapadami na dyan, pwede na lang siya ikabit ulit, pabalik. Dito. So ito yung wire plus yung connection, kasi natin pwede ikabit yung wire. So yan, kung natin yung main nag-click na, so kabit na siya guys. Gusto na lang natin yung wiring. So yan guys, umihilaw na yung ating plate light, so wala naman damage. Yan. So okay na siya, no? So kung may natutunan guys sa video na to, please like, share, and subscribe my videos. At pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod pang video.